Ayan, hello po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa channel natin. Kamusta po kayong lahat? Sana'y ligtas po tayong lahat sa banta ng COVID-19 na umaatake ngayon sa buong mundo. Be safe po, ingat-ingat po tayo. Meron po tayo dito ngayon na LG 55 inches na smart TV. Wala po siyang power. Ang model number po ay 55UK6300PVB. So ayan, sa itong model po na to, itong 55UK na to, wala pong nakahiwalay na Tcon board. Ang Tcon board po nito is naka-built in mismo sa motherboard niya. So yan po ang i-share ko sa inyo, kung saan makikita at kung nasaan yung mga testing point, halimbawa ng BGL, PGH. Pero bago po natin gawin yon, check muna natin bakit walang power. So bago po natin buksan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at pakit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Ayan, yan po yung laman ng TV natin. Ito po, power supply. Yung motherboard nya. Ito yung Wi-Fi at Bluetooth module. Ito naman po yung switch. Tsaka standby indicator, power indicator. Kung mapapansin nyo po, wala siyang Tcon board. Nakarekta po itong LVDS cable sa source PCB papuntang motherboard. So yan po yung i-share ko sa inyo at ituturo kung nasaan yung mga testing point ng BGL, BGH, VCC. So bago po natin gawin yan, check muna natin kung bakit walang power. Pero sa tingin ko po, alatado naman, bakit walang power ay dahil po dito sa sunog. May sunog po sa board. Ito, may sunog po dito. Ano siya? Coil siya, yung resistor type na coil. Linya po yan ng 13 volts papunta dito sa IC na to. Sunog din po tong IC na to. Ito po ay DC to DC converter IC na 5 volts. Kung may pamalit po kayo nito, pwede na magpalitan. Pero sa ngayon po, palitan na muna natin siya ng bagong board. Para ma-share ko na rin po sa inyo yung testing point ng Tcon board. Pero bago po natin palitan, check muna natin yung voltahe kung okay. So, dito po, check po natin dito. Itong voltahe po na nakalagay dito is 13.2 volts. Pero ang pinaka-standby po niya pag hindi pa naka-switch on, nasa 7.9 or 8 volts lang po ang standby voltage nito. So once na nag-switch on na siya, magiging 13 volts na siya. Ito po ay kung tawagin single output. Iisa lang po yung gamit niyang chopper transformer. Ito lang po yan. Hindi po kagaya ng ibang power supply na multiple output. May chopper transformer po siya para sa standby at may chopper, iba rin po yung chopper transformer niya para sa 12 volts, 24 volts at iba pang voltahe. Pero ito po, single output lang po siya. So, check po natin kung may standby siya or normal yung standby niya. Ilagay natin sa body ground yung negative test probe natin. Set natin siya sa DC.
plug natin. Check po natin yung pang tatlong pin, yung 13 volts. Kailangan po masukat natin, standby muna. So ayan, 7.9 normal po yan, 7.9 or 8. Ayan, normal standby po yan. Yan po yung pinaka standby nya. Magiging 13.2 lang yan or 13.3 pag nag on na yung TV natin, pag nag switch on na siya. So palitan po natin ng motherboard. So ayan, na napalitan na po natin. Check po natin ngayon yung voltahe nya. Set natin ulit sa DC. Tapos lagay natin yung test probe sa body ground nya. So ayan, kung nakita nyo po, umilaw na siya, nag-switch on na, nag-automatic switch on na siya. So check po natin ngayon kung lumabas na yung 13 volts. Ayan, 13 volts. Ayan, 13.3 volts. So yan po ang lumalabas pag nag-switch on na yung TV natin. Lalabas na po yung 13 volts nya. Tapos try natin i-switch off. Ayan, naka-standby na po siya. Check natin kung babalik siya sa 7.9. Ayan po, 7.9. Ayan po yung standby voltage nya. Tapos pag nag-switch on, 13 volts. So ayan, nag-switch on na po yung TV natin. Isusunod naman po natin ngayon yung pagsusukat sa T-Con, yung mga testing point ng sa T-Con. DC pa rin po yung settings natin at sa body ground pa rin po yung negative probe ng multi-tester natin. Dito po yung section ng T-Con natin dito sa part na to. Ayan, dyan po banda. So ito po yung pinaka-IC niya sa T-Con. Ayan po. So, ang una po nating susukatan is yung PVCC. Ayan po yung supply nung pinaka main supply nung T-Con natin. 13 volts po yan. So ayan, meron po siya. Ayan po yung PVCC. Kung sa hiwalay na T-Con board, yun po yung sa fuse nya. Malaking fuse sa T-Con board. So, ang next is itong BGL. BGL
is negative 7. Ayan, meron po siya. Yan po yung BGL. Tapos next is yung BGH. Ayan. Nasa 28 volts. Ayan. BGH po. So next is ang next is yung ito, itong coil na to ay ang BCC. Nasa 3.3 po ang BCC. So ayan, 3.3 BCC. So next po ay ang VDD. Itong coil na to, ito po yung pinaka VDD nya. Nasa 16 volts din po yan. So ayan, 17 volts VDD, 17 volts. Ito po yung sa PVCC nya, yung main supply. At ito naman yung BCC, BGL, BGH at VDD. So ayan, tingnan po natin kung may picture na yung TV natin. Ayan, okay na po siya. Bago ko po tapusin tong video na to, shoutout po muna natin si Master Mojahus Technique. Tama po ba sir yung pronounce ko? Pasyalan po natin yung channel niya. Marami rin po tayong matututunan tungkol sa repair. Shoutout din po kay Sir Jun Tolabing ng Riyadh KSA. Shoutout sa iyo, boss. So ayan, kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber na dito sa channel na to. At sa walang sawang pagsubaybay, salamat po.